You know I love story series. Si Zell ay isang ampon ng mayaman na pamilya. Labi siyang minahal ng mga ito at ganoon din naman siya rito. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang makilala niya ang anak ng mga ito na si Gavin. Lahat ng kilos niya ay kontrolado nito. Pinagmamasdan ang lahat ng kanyang gagawin hanggang sa hindi niya na alam ang gagawin at ang tanging nais niya na lamang ay makalaya rito. Ngunit paano niya kaya ito magagawa kung ang mga magulang nito ay gumawa ng paraan upang itali siya rito? Makakalaya kaya siya sa hawla na ginawa ng kanyang hindi totoong kapatid? O lalo lamang siyang mahulog sa bitag na ginawa nito? Senyorita Zell, nandito na po ang mga kalaro ninyo. Tawag sa kanya ng katulong pero tinignan niya lang ito at bahagyang tumango. Sumilip siya sa bintana alas 4 na ng hapon pero tirik pa rin ang araw. Kaya napahinga na lang siya ng malalim. Ayaw na ayaw niya talaga ng init. Lalo na kung ang hangin ay parang tuyo at mainit rin. Anak, hindi ka ba bababa? Sabi ng kanyang mama habang nakadungaw pa sa may pintuan. Umiling lang siya rito. Naglakad ito papalapit sa kanya. Your old friends are waiting for you. Sabi ng kanyang mama. I don't care. Sabi niya rito at kinuha niya na lang ang libro niya na nahulog kanina at muling umupo sa kanyang upuan. Binuksan niya ito upang muling magbasa. Ngunit hindi niya ito magawa nang biglang magsalita ang kanyang ina. It's your birthday. Mahinang sabi ng kanyang ina. Matagal bago siya nakasagot rito at tila may iniisip na malalim. Tumayo naman ang tuwid ang kanyang ina habang naghintay ng maisasagot niya. Pwede mo bang tuparin ang isang hiling ko, ma'am? Sabi niya sa kanyang ina. Nakita naman niya itong tumango at masayang ngumiti sa kanya. Kaya napabuntong hininga na lamang siya. Ayaw naman niya itong makitang maging malungkot. Ngunit, anong gagawin niya kung ito naman talaga ang kanyang gustuhin na sabihin rito? Sa susunod na kaarawan ko, ayoko na pong ipagdiwang. I don't want to see my friends. Sabi niya. Ayaw niyang makita na malungkot at pumunta na lang sa kama. Pinikit ko ang mga mata ko. I heard the door close and my mom's footstep. Tumulo ang aking mga luha. Narinig ko ang pagbukas ulit ng pintuan at ang mga mabibigat na iyapak papalapit sa akin. Labis ang takot ni Zell rito nang mapagtanto niya kung sino ang dumating sa kanyang kwarto. Tila hindi siya mapakali dahil rito at lalo lamang bumabagabag sa kanyang dibdib. Tumulo nang tumulo ang kanyang mga luha dahil sa takot. Kumakabog na rin ang kanyang dibdib. Naramdaman niyang umupo ito sa kanyang tabi. Bahagyan itong hinahaplos ang kanyang buhok. Good girl, Senyorita Zell. Sabi nito sa kanya. Kuya Gavin. Mahinang sabi niya, pero biglang sumiklab ang galit sa mga mukha nito. Kaya lalo siyang nakaramdam ng takot. Mabilis niyang inangat ang mga kamay nito na parang sasampalin siya. Pero hindi ito natuloy. Imbis hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang baba. Kahit kailan hindi mo ako magiging kuya, ilagay mo yan sa kokote mo. Naiintindihan mo? Sabi nito pero hindi siya sumagot. Naiintindihan mo? Sigaw nito sa kanya. Kaya dali-dali siyang tumango at bumuhos ang kanyang pag-iyak. Napapikit na lamang siya sa takot. This is just a dream, Zell. This is just a dream. Sa isip-isip niya, naramdaman niya ang marahang pagpunas nito sa kanyang pisngi. Napaigik na lamang siya nang maramdaman niya ang kuko nito na gumuhit sa kanyang pisngi. Stay here. Don't go, okay? Bulong nito. Hindi na siya umimik. Humiga na lang siya at nagtalukbong ng kumot. He is not my real brother cause I'm just adopted child. Tumulo na naman ang kanyang luha. At taimtim siyang nananalangin na sana ay umalis na ito. At hindi na niya muli itong makita. Ngunit hindi niya alam ang taimtim na panalangin na iyon ay matutupad.
Lumipas na ang 6 na taon pero hindi pa rin nawawala ang takot at pighati ko sa kanya noong gabing iyon. Tiningnan ko ang mga larawan niya sa paligid ng mansyon. It made me sick and tremble. Napunta ang mga mata ko sa larawan namin nila mama at papa. He looks nice and good. He looks like an angel but behind that smile is a greedy man. An evil. Senyorita Zell, nakahanda na po ang lahat. Pwede na kayong bumaba. Sabi ng katulong, kaya napatango na lang ako. Binagtas ko ang daanan pababa. Nakita ko ang maraming tao at lahat sila nakaitim dala ng pagluluksa. It's been 3 years nang mamatay ang magulang namin sa aksidente. Wala na ang taong nagmamahal sa akin ng totoo. Wala na ang comfort zone ko. Pumunta ako sa stage to give my speech. Good evening everyone and thank you for coming for the death anniversary of my parents. For all the... Nakita kong bumukas ang entrada ng pintuan at ang unang pumasok ang taong kinakatakutan ko. I thought my nightmare will never be in my reality but I was wrong. 6 na taon na at wala man lang nag-contact sa akin tungkol sa bagay na ito. Sabi niya na may tonong sarkastiko. Nakita kong may hinahanap siya hanggang sa makatagpo ang mata naming dalawa. Napalunok ako sa takot. Ngumiti siya sa akin. Dumoble ang kaba ko. Nakita kong humakbang siya papalapit sa akin. Gusto ko nang tumakbo. Gusto ko nang maglaho. Nice to see you again, senyorita. Sabi niya at kinuha pa niya ang kamay ko at hinalikan ito. Tinignan niya ako sa mata and I see nothing. Kinuha niya ang mic ko. Good evening everyone. You can go now. Thank you. Sabi niya at tumayo pa ang mga guards para i-assess sila palabas. Naramdaman ko ang mga kamay niyang humigpit sa mga braso ko. Kuya, nasasaktan ako. Mahinang sabi ko pero tinignan niya lang ako. Hinila niya ako papunta sa taas. Binuksan niya ang office ni Papa. Now, let's talk. Sabi niya. Our parents died in a car accident. Talaga? O baka ikaw nga ang may gawa niyan? Sabi niya. Nakaramdam ako ng galit. Hindi na imposible na ako ang sisihin niya sa nangyari. Hindi ako yun. Bakit ko naman gagawin yun? Magulang ko din yun. Sabi ko pero nakangisi lang siya. Okay, I'll just pretend. Sabi niya, but his face turned to blank. Alam kong matalino ka. Gusto kong kunin ang lahat ng pera, kapangyarihan at posesyon sa kumpanya. Hanggang wala nang matira sa'yo. Sabi niya, kaya na pa ako yung ako. Iniwan nila mama ang 50% share para sa akin. No, sabi ko. I see. You've grown into a woman. You become a tigress. Nagkaroon ka na ng lakas ng loob para lumaban. Pero ano nga ba ang papel mo dito? Sabi niya at lumapit sa akin. Hanggang sa magpantay ang mukha naming dalawa. You are just adopted, so know your place. Mahinang sabi niya habang tinuturo niya ako. Lahat ng bagay na meron ka ay akin. Akin lahat. At ikaw? Ikaw ay isang basurang walang kwenta lamang. Sabi niya sa akin at tumulo na naman ang mga luha ko. I wish he was gone. I wish this is just a bad dream. Naalala ko marami pa akong gagawin sa office. I'm not just a businesswoman dahil may sarili akong firm office. Kaya dali-dali akong bumaba, wearing my fitted black skirt and white long sleeve. Hindi pa man ako nakakababa ay nakita ko ang mga kalalakihan sa hapagkainan. I know them. They are the sinful, gorgeous men na tinutukoy sa magazine na binabasa ko kahapon. They are good in terms of running an empire. They are good-looking men. Dahan-dahan akong bumaba. Dediretso na ako sa may kusina para doon kumain ang tinawag ako ni kuya. At minuwestra niya panggit ng upuan. Para doon ako umupo. Gusto kong umilik. I want to defy him, but how? If his aura is killing me. Kaya umupo na ako sa tabi niya. Nilagyan niya ng pagkain ang plato ko. Let's eat. Sabi niya. Kaya kumilos na ako pero lihim pa rin akong nagdadasal. Tahimik ang naging takbo ng pagkain namin. Kung minsan ay nag-uusap sila tungkol sa mga negosyo nila. Ang hindi ko nga alam
kung paano ko nakakayanang malunok ang mga pagkain ko sa tensyon na nararamdaman ko. Tatayo na sana ako ng may kamay na humawak sa hita ko. Tinignan ko si kuya pero parang wala lang sa kanya. Patuloy pa rin siyang kumakain, kaya pilit ko itong tinatanggan. Nilagyan niya lang ng panibagong pagkain ang plato ko. Ayoko na. Sabi ko pero hindi siya umimik. Tumikhim iyong kasama niya. The man who's wearing a black tie and his eyes are like a running fire. I know him. He is Warren Carson, a man behind the Lethal of Wrath. What? Tanong ni kuya. She is fool. Sabi naman ang lalaking nasa kabilang side ng table. Ang lalaking may mga asul na mata. Parang tumitingin ka sa kahabaan ng karagatan. Siya si Est Hosten, a man behind the title of Envy. Let him be. Komento ng lalaki sa tabi niya. Habang umiinom ng wine, siya ang lalaking may-ari ng isang 5-star hotel international. He is Glenn Rosalco, a man behind the title of Gluttony. He owned her. Sabi naman ng lalaking kulay abo ang buhok, but it complement his looks. He is South Hosted, a man behind the title of Sloth. Walang sino man ang may-ari sa akin. Sa isip-isip ko at tinatanggal ko pa rin ang kamay niya sa hita ko na papataas na sa loob ng skirt ko. Kumakabog na ang dibdib ko. Hayaan mo siya. Sabi noong lalaking may nakalagay na headphones sa lieg. He is the most approachable sa lahat. And he is the youngest businessman. He is Pierre Caldison, a man behind the title of Pride. Pakawalan mo siya, Gavin. Hindi mo siya pag-aari. O kahit na isang hibla ng kanyang buhok. Sabi niya sa akin kaya napalingon ako rito. His eyes are reflecting red and black orbs. A devil eyes, they say. Go! Sabi niya kaya tumayo na ako at mabilis kong kinuha ang bag ko sa gilid. I see my brother's eyes, it's shouting a revenge. Kaya napalunok ako. Lumingon ulit ako sa kanila. Nakita ko ang may pula at itim na mata. He is Last Fontanella, a man behind the title itself, Last. Siya ang pinakamistikulo at makapangyarihang lalaki na nakilala ko. I silently thank for him. Nakalabas na ako ng mansyon but still my mind are still thinking what happened earlier. Silang mga lalaking may magandang pisngi at mukhang nakakabighani. Subalit hindi nila alam. Ginagamit lamang nila ang kanilang mukha upang matugunan ang kanilang mga hangarin at pangangailangan bilang isang makasalanan na tao. Natapos ang magdamag pero hindi nagbabago ang takot at kaba sa aking dibdib. Tiningnan ko ang labas ng bintana ko sa office. Magagabi na. Pero ayoko pa rin umuwi. O sa madaling, ayoko nang umuwi. Natatakot ako sa mangyayari mamaya o sa susunod na araw. Biglang tumunog ang intercom. Kaya nagising ang diwa ko. Hello? Sabi ko. Ma'am, someone's looking for you. Sabi ng sekretary ko. Napakunot noo ako. Oo. Sabi ko pero biglang bumukas ang pintuan ng office ko at nakita ko si kuya na pumasok. Napatayo ako sa gulat. What are you doing here? Mahina ang tanong ko pero hindi niya ako sinagot. Pinagmasdan niya lang ang opisina ko at naglakad na siya papalapit sa akin. Kaya napalunok ako. Umupo siya sa harap ko. Umupo ka. Utos niya. Naramdaman kong nangangatog ang mga tuhod ko sa kaba. Anong kailangan mo? Sabi ko, tinignan niya ako. Alam mo ang kailangan ko? Sabi niya, kaya tumango-tango ako. Kinuha ang papel sa gilid ko. This is the best way para mawala na kami ng connection sa isa't isa. This is the share na binigay sa akin ni Papa. Yung kay Mama naman, 2 months pa ang legality para maipasa ko ang share sa'yo. Iyan na ang pinakamabilis na araw para maibigay ko sa'yo ang lahat ng authority and possession sa company. Sabi ko, permado na lahat yan ng judge, kaya naging madali sa akin ang lahat. Tinignan niya ang papel at dahan-dahan niyang pinagpupunit ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ko. Hey, what the? Sabi ko, gusto ko ngayon na. Sabi niya, then wait for 2 months. Hinatak niya ang braso ko. Kaya nagkalapit ang mukha naming dalawa. Ang higpit ng pagkakahawak niya.
kaya napangiwi ako sa sakit. Kuya, sabi ko, nakita kong nagdilim ang anyo niya. Kinakabahan na ako. Hinawakan niya ng mariin ang buhok ko. Nasasaktan ako. Sabi ko, pero parang wala lang siyang naririnig. Kaya hinampas ko na siya sa dibdib at pilit ko siyang tinutulak. I can't remember na legal kang inampo ng mga magulang ko. Kaya bakit mo hinuhold ang share ni mama na malipat sa akin? Sabi niya, pero sinampal ko siya. Kahit kailan hindi ko hinold ang share ni mama. Gusto mong malaman kung bakit? Gusto ko nang umalis sa bahay na yun. Ayoko nang magkaroon ng connect. Naramdaman ko na lang na magkalapat na ang mga labi naming dalawa. Pilit ko siyang tinutulak pero hindi man lang siya natitinag. Kahit sa ayaw sa gusto mo, meron pa rin tayong connection sa isa't isa, Mia Senorita. Mahina sabi niya at pinakawala na ako. Tumalikod na siya sa akin at lumabas na sa office ko. Ako naman ay napadaos-dos sa lapag. Pilit pinapakalma ang puso ko sa kaba. Tinignan ko ang marriage contract na nasa gilid ko. The reason kung bakit 2 months pa ang sharing of contract because of this. Hindi ko alam bakit kami kasal sa isa't isa. But I know who did this. My parents. Sinend ko ang divorce paper namin sa isang judge pero hinuhold din nila. Kaya nanginginig na ako sa takot. My lips is tremble. How I wish I could pretend that I didn't know him. That he is not real. Nagpatuloy ang ganoong setup naming dalawa but now is different. Kinukulong na niya ako sa bahay, just like before. Pinakabitanan niya ng mga kamera ang loob at labas ng bahay. Pinalitan niya lahat ng mga katiwala. Ang sabi niya, kukunin niya ang lahat ng bagay na nararapat na nasa kanya. Pinasarado niya ang law firm ko. Katulad ng nangyari noong isang araw, lumabas ako ng kwarto ko at dumiretso sa kusina. Buti na lang talaga maraming pagkain sa ref, kaya hindi ako naguguto. Malaya ako nakakaikot ng bahay. Ngunit ang makalabas ay iyon ang imposible. Napatingin naman ako sa refleksyon ko. Nakasuot lang ako ng itim na malaking t-shirt at pajama. Napanguso na lang ako. Hanggang kailan kaya ako rito? Bulong ko. Napahinga na lang ako ng malalim at kinuha ang pagkain sa loob ng ref. Nagluto na lang ako ng adobo at kanin. Iniwan ko muna saglit ang kalan at tumingin sa labas ng bintana. Kitang-kita ang malakas na hampas ng alon at ang malakas na hangin sa labas. Napangiti naman ako dahil humalimuyak na ang pagkain sa loob ng bahay. Kaya dali-dali naman akong pumunta roon at sinarado ang kalan. Kumuha ko ng plato at kutsara. Sumandok ako ng kanin at ulam nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Napangiti naman ako. Baka nakauwi na siya. Magsasandok pa sana ako ng kanin para sa kanya. Nang marinig kong may katawanan siya sa labas. Ang dami naman itong pagkain na dala mo. Rinig kong masayang sabi ni Gavin. Tumawa naman ang babae. Alam ko kasing mahilig ka sa kare-kare. Favorite mo yan, di ba? Tanong nito. Oo. Masayang saad niya. Binitawan ko naman ang pinggan ni ito. Tumingin ako sa pagkain na nasa harapan ko. Mas masarap pa ang luto ko. Inis na bulong ko. Marahas kong kinuha ang pinggan ko at lalabas na sana ako sa may kusina nang makasalubong ko sila. Nakita ko namang natigilan si Gavin at iyong babae. Ang amo ng mukha niya, bagay sila. Bagay silang dalawa. Kainis? Hindi niya alam kung bakit ito ang nararamdaman niya. Hindi ba dapat ay maging masaya siya para rito? Upang maalis na ang atensyon nito sa kanya. Pero bakit ganon? Bakit parang may isang lugar sa puso niya ang nasasaktan? Kain tayo. Mahinang saad ko. Bago ako maglakad sa gitna nila pero may humawak sa braso ko. Saan ka pupunta? Tanong ni Gavin. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Baka tatakas. Malamang kakain. Sarkastiko kong saad. Nakita ko namang nagtagis ang bagang nito. Tumingin ako sa babae, nakita kong dumaan ang lungkot sa kanyang mata. Kaya napahinga naman ako ng malalim. Kaya kuya, pakibitiwan na yung kamay ko. Nagugutom na ako eh. Malambing kong saad. Nakita ko namang parang nakahinga ng maluwag ang babae pero lalo lang humigpit ang hawak niya sa braso ko. Pero hinawakan naman siya ng babae sa balikat. May pahawak-hawak pa ang nalalaman. Itali ko kayong dalawa. Pasalamat na lamang niya na hindi nito alam ang tungkol sa kanilang dalawa.
Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat niyang makatakas siya sa ganoong sitwasyon. Hayaan mo na siya, Gavin. Baka nagugutom na yung kapatid mo. Malamyos na usal nito. Ngumisi naman ako ng mapang-asar. Magsasalita pa sana ako nang lumuwag na ang hawak niya sa akin. Sige, kumain ka na at kakain na din kami. Saad nito. Sumaludo pa ako. Eat well. Ngiting usal ko. Bago ko sila tinalikuran at naglakad papuntang sala. Mabulunan sana kayo. Sinabunutan ko pa ang sarili ko at tinampal-tampal ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Bago ako tumingin muli sa kusina at malungkot na ngumiti. Nararamdaman ko ang muling pagtibok ng puso ko pero sa kabila noon ay nakakaramdam din ako ng sakit. At muli kong tinignan ang pagkain sa harapan ko. Hindi ko alam bakit ganito ang nagiging reaksyon ko patungkol sa kanila. Pero pabayaan na, baka naguguluhan lamang ako. Simula ng araw na iyon ay hindi na niya muling nakita ang babae. Mas naging mahigpit pa nga si Gavin sa kanya. At sa tuwing kakain siya, ay dapat niya itong kasama sa lahat ng oras. Kaya wala na lamang siyang magawa. Pakiramdam naman niya ng mga oras na iyon ay hindi niya malunok ang kanyang kinakain. Pero pinipilit na lamang niyang lagyan ang kanyang tiyan para ito ay magkalaman. Bawat kilos ko ay kontrolado niya. Pilit kong binibigay ang divorce paper ko sa judge na out of control. O meron akong sakit sa utak para maaprubahan na ito at makaalis na ako rito. Pero parang may pumipigil na pataasin ito sa korte. Kaya umiiyak na lamang ako sa kwarto ko. Wala akong magawa. Lahat ng sulok ng bahay may mata niya. Biglang may kumatok sa pintuan, ang bagong katulong. Nilagay niya ang pagkain sa may lamesa na hindi ko rin ginalaw kanina. Kumain ka na, senyorita. Sabi niya, lumapit ako sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya. Please, tulungan mo ko makaalis dito. Umiiyak kong sabi pero umiling lang siya. Gustuhin man po namin, kami ang malalagot. Sabi niya at iniwan na akong nag-iisa. Umiyak na lang ako sa sulok. This room is my sweet heaven but it turns out my bitter jail. Bumukas ulit ang pintuan. Nakita kong pumasok si Gavin sa kwarto ko. Nilibot niya ang tingin niya sa kwarto ko. Hanggang sa makita niya ako, kinuha niya ang bagong pagkain na nandoon. Lumapit siya sa akin. Kumain ka na. Sabi niya pero umiling lang ako. Sumandok siya ng pagkain at balak pa sana niya akong subuan pero bigla kong hinagis ang pagkain. Kaya kumalat ito sa sahig. Sinampal ko siya at pinagkakalmot sa mukha. Tinulak-tulak ko siya pero bigla na lang niyang hinawakan ang mga kamay ko. At tinaas ito sa ulunan ko. Bigla niyang hinawakan ang baba ko. Naramdaman kong umagos ang mga luha ko. Isang buwan na lang, parang awa mo na. Palayaan mo na ako. Pagmamakaawa ko. No, not until I see the full share is on my name. Sabi niya. Hindi naman kita tatakasan. Please, let me go. Sabi ko pero hinawakan niya lang ang braso ko at may kinuha siyang isang gamit sa bulsa niya. Kinuha niya ang panyo niya at tinakpan ang mga mata ko. Nagpupumiglas ako pero may isang bagay na tumurok sa balat ko at unti-unti akong nilamo ng dilim. Nararamdaman kong may hapdi na bumabalatay sa may bandang leeg ko. Hindi ko maidilat ang mga mata ko. Naramdaman kong may humawak sa hita ko. Ramdam ko ang lamig ng paligid. You can't escape me. You are mine. Sabi niya. Nakaramdam ako ng takot. His touch. His lips. His kiss. Shouting danger. I want to shout for help but my body is betraying me. He is invading all the sides of my body. Naramdaman kong tumulo ang luha ko ng tuluyan nang mawala ang pinakaiingatan ko. Hanggang sa nawalan ako ng malay. Pagkagising ko kinaumagahan, puno ng mga pasa ang katawan ko. Nanlalata ako. Nandidiri ako sa sarili ko. Pumunta ako sa banyo baka sakaling mawala ang mga marka ng pambababoy niya pero hindi. The only thing na kahit kailanman na mabubura ay ang tattoo na ginawa niya. He's put his name on my neck. The bold italic letter saying, Gavin. Gabi-gabi nangyayari iyong ganoong senaryo pero ang hindi ko maintindihan, sa bawat oras na lumilipas, lalo akong tinatraydor ng puso ko. Nagbabago na siya. Mula sa isang demonyo,
Naging anghel na siya. Pinalaya niya ako sa aking kulungan. Binigyan niya ako ng konting kalayaan pagkatapos ng gabing iyon. Ngunit hindi ko na malayang unti-unti na akong nahuhulog sa kanyang patibong. Nang sumunod na araw ay pumunta kami sa palaisdaan sa kabilang dayo na tila walang nangyaring anuman. Kaya kahit papaano ay nakahinga ako ng konti. Sabi nila, kapag lumakad ka pa papunta sa may malalaking puno, ay makakakita ka naman ng maraming manggahan sa lugar na iyon ay may katabing ilog. Masaya sa lugar na nilalagian nila. Malayo man sa syudad at sa mga maiingay na daan, nagkaroon naman siya ng kapayapaan sa lugar na iyon. Nakakain siya ng libreng mangga, sariwa na isda at magagandang tanawin. Napangiti siya ng malawak nang lumakas muli ang hangin. Napakasariwa kasi nito na tila ba kapag nasisinghot niya ang hangin doon, ay lumilinis ang hangin sa baga niya. Isama mo na rin ang tanawin na nasa kanyang harapan. Tumingin siya sa pwesto nila Gavin. Hindi niya maunawaan. Bigla itong naging ibang tao. Naging masiyahin noong pumunta sila rito. Parang hindi ito ang nakakatakot niyang kuya. Kaya ngayon ay nabuhayan siya kahit na maliit na pag-asa. Hoy, ayusin mo namang manghuli, Pierre. Talo ka pa ni Kitty. Sabi ni Last, kaibigan ni Gavin. Matino, puro itong lalaki na tila may lahing Latino. Dala na rin sa kulay ng balat at hugis ng mukha. Si Kitty ay ang pusa nito. Isang taon pa lang ang edad nito kaya ganoon na lang ito kasigla sa panghuhuli ng isda. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Nakasalbabida ka na nga lang dyan. Inis na saad ni Last. Habang may daladalang sibat. Wala itong suot na damit kaya kitang-kita roon ang hugis ng abs nito. Guwapo rin ito at mala-chocolate ang balat nito. Naaakalain ay isang Adonis dahil sa ganda ng katawan. Natatawa na lang tumingin si Zale sa gawin ni Gavin. Sinasabayan nito ang dalawang lalaki sa tuwing hindi ito nakakahuli ng isda. Kaya ganoon na lang ang gigil ng dalawa. Inalis niya ang tingin niya roon at humiga sa papag na kinauupuan niya. Tumingin siya sa langit habang rinig doon ang tawanan ng mga lalaki sa ibaba. Pinagmasdan lamang niya ang mga ito. Kung aakalain mo ay tila mga ordinaryo lamang silang mga lalaki sa isang baryo. Matipuno, gwapo, makisig, maganda ang katawan, mabait, matulungin, matatalino at mapagbigay. Pero sa kabila ng magagandang katangian ng mga ito, ay may isang hindi kaaya-aya sa kanila. Ito ang kanilang nakaraan, na hanggang ngayon ay daladala pa rin nila sa kasalukuyan. Siguro kung hindi lang sila kalaban ng batas, kung wala lang akong nalalaman tungkol sa kanila, baka tuluyan na akong maging masaya at walang inaalalang mangyayaring masama. Bulong niya, napabuntong hininga na lamang siya sa mga posibilidad na pwedeng mangyari kapag lumabas na sila sa lugar na tinataguan nila. Kaya ko bang lunukin ang mga ganitong pangyayari kahit nalabag ito sa alam kong tama? Bakit malungkot ka? Napatingin ako roon at nakita ko si Gavin na may dalang timba na puno ng isda na tilapia. Bumangon naman ako at umupo sa harapan nito. Tumabi ito sa kanya. Napansin niya ang tubig na tumutulo sa ulo nito. Dala na rin sa pagsaboy ng kaibigan nilang si Last na kanila. Kaya ganoon na lamang ito kabasa. Kinuha naman niya ang towel sa gilid niya at tumayo siya sa harapan nito upang mapunasan ito ng maigi. Hindi ito nagsalita sa halip ay niyakap lamang siya nito. Huwag ka munang dumikit sa akin, mababasa ako. Saway niya rito. Ngumiti naman si Gavin at muli itong niyakap. Tinampal ni Zell ang likuran nito. Sapat na upang mapahiwalay sana ito ngunit, mas lalo lamang siya nitong niyakap ng mahigpit. Paano kita mapupunasan? Malamig na oh. Baka ubuhin ka pa. Sabi niya rito ngunit hindi nakikinig. Ano ba Gavin? Tigas ng ulo mo. Saad niya. Huwag ka nang magalit dyan. Malakas ang sikmura ng hinayupak na yan. Kaya di yan magkakasakit. Sigaw ni Gavin. Napairap naman ako roon. Walang malakas na sikmura kapag tinamaan na ng sakit. Mahirap pa naman kapag ito ang natamaan ng lagnat. Hindi ka nito papaalisin sa tabi nito. Nandoon ka lang para bantayan siya. Tapos kung kailan magaling na ito ay yung taong nag-aalaga naman ang susunod magkakasakit. Ganoon na lang ang pagkayamot ni Zell dahil ang lahat ng iyon ay naranasan na niya
Ayaw niyang mahirapan si Gavin sa kahit na anong sakit dahil ayaw niya rin namang magkasakit. Gavin, kapag hindi ka nakinig sa akin, kahit na anong gawin mong sorry, hindi rin kita papakinggan. Natigilan naman ito at bahagyang lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Kaya naman mabilis niyang kinuha ang towel nito at pinunasan ang buhok nito. Ganoon din ang mukha at pababa sa leeg at katawan nito. Nang mapansin niya na tuyo na ito ay kinuha niya ang damit na dinala niya para rito at sinuot niya ito kay Gavin. Nang matapos siya ay ngising aso naman ang lalaking nakatingin sa kanya. Pero kahit na iirita siya sa paraan ng pagngisi nito, ay binabaliwala na lamang niya at marahang sinuklay ang buhok nito upang maging maayos ang itsura nito. Nang mapansin niyang okay na ito ay huminto na siya sa paggawa nang biglang sumigaw sila sa kanila. Ako rin, punasan mo rin ako. Natatawang saad nito. Ngunit ang mukha ni Zell ay seryoso kaya mabilis niyang kinuha ang extra towel sa papag at naglakad patungo sa palaisdaan. Natigil naman si Oranos dahil akala niya ay nagbibiro lamang si Zell sa paglalakad nito. Nang malapit na ito sa gawin nila ay mabilis na binuhat ni Gavin ito sa kanyang balikat. Kaya napatili na lang ang babae. Sinubukan naman ni Zell ang kumawala rito ngunit mabilis lamang hinawakan ng mahigpit ni Gavin ang paan niya. Ibaba mo ko! Galit na saad ni Zell. Pero hindi sumagot si Gavin at hinampas lamang ang pangibaba niya. Kaya labi siyang nabigla at natigilan. Ibaba kita kapag nasa kwarto na tayo. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakapaglakad ulit para pumunta sa iba. Mariing sabi nito kaya labi siyang natigilan at uminit ang mukha. Ang masasayang sandaling iyon ay tila bilang lang sa kamay kung mangyari. Ang masasayang tawanan kasama sila ay tila isang panaginip lamang at bigla na lamang nawawala. Nang makita niya ang kalendaryo, I have 1 week left. Kaya napabuntong hininga ako. Pumunta ako sa office niya. Kumatok ako pero walang sumasagot. Kaya pumasok na lang ako. Pumunta ako sa drawer niya. I see a lot of papers na nakakalat, but may isang nakakuha ng atensyon ko. I see my signature printed in the piece of paper. Our divorce paper. It was being approved by the courtroom. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Should I leave him now? Tumingin pa ako ng ibang papeles. Nasa kanya na ang full authority ng company. Napatulala ako. Narinig ko ang mga hakbang papalapit dito kaya nagtago ako sa lamesa na natatakpan ng makapal na kortina. Yes, I'm going back. Malambing niyang sabi. Yes, take care, love. Sabi niya, kumabog ang puso ko. Kaya ba bigla na lang akong nagkaroon ng kalayaan because he doesn't need me anymore. My heart bleed and my lips tremble. Kinuha ko ang mga papeles at lumabas na sa opisina niya. Alam kong nasa kwarto ko na siya ng mga oras na ito. Kaya binuksan ko ang pintuan at hindi nga ako nagkamali. Nakangiti siya sa akin pero hinagis ko sa kanya ang papeles na nakita ko kanina. Ano pang kailangan mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Ano pang kailangan mo? Sigaw ko. Everything. Sigaw niya. But you have it. Mahinang sabi ko. Ano pa bang kulang? Nahihirap ang tanong ko. You have the fame, power, and money. Ano pang kulang? Tanong ko. The thing that you can't never give. Sabi niya. I want everything until you are nothing. Sabi niya at tumulo na ang mga luha ko. I am giving all to him. I'm started to lose myself to him because I love him. You want everything? Pero ako, kailan mo ba ako magiging kailangan? Tanong ko. Binigay ko na sa'yo ang lahat ng meron ako na kahit hindi mo sinasabi. Pero ikaw, ano bang binigay mo para sa'kin? Sabi ko. Lumapit siya sa akin. Nilagay niya ng dahan-dahan ang kamay niya sa bewang ko. Sinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Pagod na ako. Pagod na akong ibigay sa kanya ang lahat. I am not Gavin Valencia titled as agreed. If I will be contented for what you have, I want all of you. Gusto ko ang lahat sa'yo. Ang oras mo, atensyon, pagmamahal, at kaluluwa.
Gusto kong sakupin ang isip mo hanggang hindi mo na ako maaalis sa iyong isipan. Totoo ang divorce paper. Totoo rin ang pagbabahagi ng kontrata. Pero nakapangalan sa iyo iyon. Ang buong pamumuhunan ko ay nakapangalan sa iyo, Senyorita. Sabi niya, lumakas ang tibok ng puso ko. Mom and Dad planned that marriage at hindi ako tumutol. I leave you. I scared you para hindi mo ako iwan. Para maabot mo ang pangarap mo nang wala ako. I gave you everything, the time and freedom. Dahil sa pagbalik ko, gusto ko ako naman ang unahin mo. Ako naman ang mahalin mo. But every time na nakikita ko ang takot mo sa mga mata, nawawalan ako ng pag-asa. Narinig mo na siguro ang sinabi ko kanina. Pero si Love ay ang sekretary ko sa New York at siya ang nag-aayos ng aking dokumento para makapag-stay ako dito kasama ka. Sabi niya, "You are my everything, Zell, and I'm just nothing but a greedy man." Sabi niya at hinalikan ako sa noo. Napapikit ako at pinunasan niya ang mga luhang umaagos sa aking mata. Lumuhod siya sa harapan ko. "Zell, I know. We don't have a good beginning and our divorce paper is blessing in disguise. I want to be started our new life with full of love. Can you accept me as your greedy man? Mia Senorita?" Sabi niya, kaya lalong bumuhos ang luha ko. Lumuhod ako at hinalikan siya sa labi. "Yes," bulong niya.